gusto mo patayin. Kailangan mo umalis dito. Ano na naman ang ginagawa niyo dito? Nananganib ang buhay ni Gabriel. Pwede niyo po bang itago muna siya dito? Ano to? Yan po yung ebidensyang hinahanap ninyo. Itong gagawin natin ay para sa'yo. Kapag ginawa mo ito, makukuha mo ang lahat ng gusto mo. Pati ang taong pinakamamahal. Mabait na ako. Tatala ang bulaklak, pumuka ang bulaklak, lalabas si Veronica sa bagong Reyna! Ano na ba ang itsura ko? Magandang gabi ho. Mawalan nga lang na po. Makikiraan lang ho. Tabi-tabi po. Anong ginawa ninyo sa anak ko? Bakit nagiging niya katanda? Sinabi ko na kasi may diprensya talaga to. May diprensya talaga to. Kaya hindi ito maaasahan eh. May diprensya. Pasensya ng marunong. Akala ko gagawin yung sariwang bulaklak. May pa-chant-chant pa tayo eh. Ginawa niyong bulaklak ng katuray. Lanta pa! Bakit ganyan lang sinasabi may diprensya to? Ayusin niya! Kumusta po ang lagay ng mga asawa ko? Sa ngayon, binigyan muna namin siya ng gamot para ma-stabilize. Pero ikinalulungkot ko, Mrs. Malubha ang kondisyon ng asawa niyo. Ano na po ang lagay ng pinakamabiling CD dito sa bayang ito? Ang Hello Gabriel CD. Well, totoo yan. Yan ang pinakamabentang CD sa bayang ito. In fact, may nakarating sa aming balita na kumakalat na yung ringtone na yan. Ah, sir, ang ibig ko pong sabihin ay ano ang lagay nito sa kaso laban kay Miss Veronica De Vera? Ang masasabi lang namin ay kung nasan man si Kubang Imang, ay dapat magpasalamat siya sa taong naglabas ng CD. Dahil dito, pupwedeng malinis ang kanyang pangalan at magamit na mabigat na ebidensya laban kay Veronica De Vera. Kung ganun, Tiniente, bakit hanggang ngayon ay hindi nyo pa dinarakit si Veronica De Vera? May waranto pares na kami, pero hindi pa namin siya nakikita. Si Gabriel nga biglang nawala. Kaya, Miss Veronica De Vera at Gabriel Sikat, kung nasan man kayo, sumuko na kayo. Yun! Ako, salamat naman! Salamat! At unti-unti nang matatapos ang paghihirap ni Imang. Malilinis na ang kanyang pangalan. Pero hindi ka agad malilinis ang pangalan niya. Ah, bakit? At hanggat hindi na isasampa sa korte. Oh. At saka hindi naman uuusad yung kaso hanggat nawawala si Gabriel at Veronica. Ha? Ay? Teka muna, hindi naman nawawala si Gabriela. Andito si Gabriel. Pero hindi natin basta mailalabas si Gabriel. Bakit? Eh, hindi ba ang alam ni Don Francisco patay na si Gabriel? Ay, nga pala. Hindi bale. Sa ngayon, mga sisters, ang importante, lumabas na ang katotohanan. Oo nga. Pero alam niyo mga sisters, mas maganda to kung ako rin nakakanood. Oh, ano na nangyari sa mga powers niyo? Wala na? Ubus na? Eh bakit naman kasi kailangan pa natin palitan ang mukha ni Veronica, no? Eh bakit ngayon mo lang tinutulungan, ha? Bakit ngayon lang? Pambihira kayo. Hanggang ngayon ba, hindi niyo pa rin naiintindihan? Ito lang ang paraan para magulo natin ang buhay ng kuya. Lalo na't ngayon, nadidiin ang pangalan ni Veronica sa nakawan na nangyari sa simbahan. Ito lang ang paraan para mailigtas ko siya. Yun naman pala, Martine! Eh kasi hindi naman kasi masyado maliwanag yung kwento mo dati o ngayon. Naliwanagan na ako, alam ko na ang gagawin ko. Maliwanag na, walang problema, gagawin natin. Gusto mo maging bata si Veronica, gagawin namin. Gawin niyo bata! Pabilis na rin, bata! Bata! Ganito yun, ha?
Magandang umaga po sa inyo lahat. Nandito po kami sa harapan ng San Bartolome Church. Patuloy na tinututukan ang kaso ukos sa pagkawala ng korona ng mahal na birhen na ayon po sa aming sources dito sa bayan na to ay nagkakaroon po ng linaw dahil po sa kumakalat na Hello Gabriel City na mabili po sa bayan. Excuse me, ano nangyayari? Ah, magtiuntin ang lumilito ang may sala. Yung anak pala ni, ayaw po pala ni Don Francisco na si Veronica at pinagbibintangan. Yung po ba na wala namang kasalanan? Kawawa naman siya. Pinapatay pa naman. Ay, Iman! Iman! Nandito ka na kung magandang balita, anak! Hindi mo ba napanood? Yung mga pulis nagsalita na? Nakita ko na ho sa labas ng simbahan. Oh, di ba? Ang saya-saya! Teka muna, Iman! Bakit ba naman ganyan ang mukha mo? Oo dapat nga. Masaya ka dapat. Nagtatumbling-tumbling ka na dito sa mga kama dahil malaya ka na sa wakas. Eh, hindi pa rin naman ho ako malaya. Eh, ganun pa rin naman. Hindi naman pwede magpasa, Iman. Kasi nga nanganganib pa rin yung buhay ko. Pero, hindi mo ba napapansin, Iman? Sa bawat problema, nagkakaroon ng solusyon. Mm-mm. Dahan-dahan naman. Solusyon, solusyon. Sa problema. Nagkakasolusyon na nga eh. Oo. Kaya palagay ko, lahat ng nangyayari sa inyong mag-ama, may katapusan din. Tama! At saka malay mo naman, di ba? This time, matalo ka. Tapos manalo si Martin. O, di ba? Yun ang katapusan. Maganda ba yun? Cecilia? Ang ibig ko sabihin, mas pwede namang baliktad. Ikaw ang manalo at si Martin naman ang matalo. At saka, di ba, lagi ko naman sinasabi sa'yo, ang buhay parang sugalyan. Pinupusoy dos. Alam nyo, Nanay Cecilia, tuwing kasama ko kayo, gumagaan yung pakiramdam ko. Ay, talaga? Oo, kasi para pang nagiging joke ang buhay ko. O, di maganda. Joke, 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 joke. Ba't ka nagagalit? Yo, yo! Prinsipe Amok! Huwag ka masyadong masungit, oo, oo! Tatanda ka na eh, oo. Paano ko hindi tatanda agad sa kakabwisit sa akin ng kubang yan at ng tatlong madre makukulam? Di ba, ikaw lang lang bibwisit sa kanila? Actually, tahimik naman yung buhay din eh, mula nung dumating ka eh. Parang ikaw nang bubwisit sa akin ngayon. Sa'yo ko kaya ibuusat ang ganito? Keep it cool, keep it cool. Relax lang. Let's focus on the problem. Mabuti pa. Maiwan ka muna dito. Bantayan mo yung dalawang yan. Okay. At kung meron ka pa natitirang powers, itulungan mo na yan. Okay. Mag-report ka sa akin kung meron na kayong magandang nagagawa. Okay. Keep it cool. Okay? Kailangan ko munang bumalik sa mansion. Kailangan ko ayusin ang problema dito. Alam mo kami! Bawal po! Nakita yung taong bayan! Ilang beses ko bang sasabihin sa inyo na walang kasalanan ang apo ko? Pero malinaw po na siya ang nasa CD. Kausap ang star witness na si Gabriel. Kalukohan ang CD yon. Dinuktor lang yon ang mga tao walang magawa. Tama na! Tama na! Hanggang ngayon hindi pa namin nakikita si Veronica. Imbis na pagpiestahan niyo yung balitang yan, sana tulungan niyo na lang kami na makita siya. Nawawala po ba talaga o sadyang tinago lang? Aba? Hindi namin siya tinatago. Usapan na tayo! Tapos kayo! Alis na kayo! Magsitahimik kayo! Pwede ba tantanan nyo na kami? Gawa-gawa lang ito ng Gabriel na yan. Marahil dahil nililigawan niya yung anak ko, pero hindi siya gusto ng anak ko. Gumaganti ako sadyang magkasabwat. Bakit pareho silang nawawala? Itinatago nyo lang sila. Hindi sila magkasabwat at hindi rin namin sila tinatago. Para patunayan ko to sa inyo, kami mismo magpapahuli sa kanila sa oras na makita namin sila. Talaga? Kaya mo ipakulong ang sarili mong anak? Sigurado ka? Kaya mong ipakulong ang sarili mong anak? O nga naman, ano nga bang hindi mo kaya gawin sa anak mo? At anong gusto mong palabasin? Wala naman.
Napag-isip-isip ko kasi kung anong klase kang ama para ipagkanulo mo ang sarili mong anak. Hindi ko pinagkakanulo ang anak ko. Malaki ang tiwala ko na wala siyang kasalanan. At hindi ako takot na ipaubaya siya sa batas. Ang mabuti ka palang ama. Ang swerte naman ni Veronica. Hindi ka tulad ni Imang na pabalita ng namatay pero walang ama naghanap sa kanya. Asan kaya ang tatay niya? Totoo ba ikaw nagpakalagyad kay Kuba? Huwag niyong iniibang usapan dito. Si Veronica ang pinag-uusapan din si Imang. Hindi niya iniibang usapan. Biktima si Imang, kaya dapat lang pag-usapan natin siya. Ah! Bahala kayo! Pagpasensyahan niyo na ho siya! Ganyan lang talaga siya kapag napag-uusapan ang anak niya. Ang ibig ko pong sabihin ay si Veronica. Pero makikiusap lang ho sana ako kung maaari lang sana. Tuluyan natin palabasin ang katotohanan. Nang matahimik at maging malinis na ang pangalan ni Imang. Nakita mo ginawa mo? Ha? Sinabi ko na sa'yo noon yun eh. Dahil sa kalokohan mo, nadadamay ang apo ko sa gulo. At saka, ba't ngayon ka lang? Saka ba nagsusuot? Kung magsalita ka, Papa, kala mo hindi ka nanginabang sa mga nangyari. Anong sinabi mo? Wala. Huwag na ako sisihin ninyo. Nawala ako dito dahil sa anak ninyo. At kaya ako nandito, eh dahil sa apo ninyo. Kung talagang may malasakit ka sa anak mo, ayusin mo ang gulong ito. Dahil sa susunod na tanungin ako ng press, ikaw ang ituturo ko. Huwag na nga akong paginitan ninyo. Kayo naman ito nag-aalaga ng buitre sa bahay na ito eh. Katulad ng gunggong na kapatid nitong kanang kamay ninyo. Huwag ka manisi! Dahil ikaw ang utak na lahat ng kaguluhan dito. Oh, tama. Dahil ako lang may utak dito sa bahay na ito. Kung di ba naman gunggong yung kapatid mo, edi sana wala tayong pinoproblema ngayon. Baka naman may bala ka na rin bumaliktad. Papa, mag-ingat-ingat ka dito, ha? Pero wala ka sinisino, ha? Huh? Oh, Ayel! Papatayin mo ang taong yan. Huwag dito sa loob ng bahay. Halika na! Salamat. Bernadette, maraming salamat sa pagmamalasakit mo kay Imang. Alam ko po kasi na yun ang gusto niyo para sa kanya eh. At dapat lang mabigyan ng katarungan si Imang sa dami ng pinagdaanan niya. Teka, papaano mo nalaman ang lahat na nangyari? Wala ka pa naman dito. Nagkwento mo sa akin. Si Lorenzo, madalas mo siya magkwento sa akin tungkol kay Imang. At yung mga balita ho, doon ko nalalaman ng mga yun. Sige po. Doc, hindi ko maintindihan yung mga nakalagay siya. Nag-run kami ng test sa asawa niyo to assess his present condition. At yan ang mga resulta. And? Sa tingin ko po, dapat niyo nang ayusin ang mga bagay-bagay na maiiwan niya. Ano ang ibig niyong sabihin? Hindi naman po lingin sa inyo na maluba na po ang kanyang sakit. At ayon po sa mga resultang yan, konting panahon na lang po ang itatagal ng buhay niya. Okay. Thank you, Doc.
Bakit ganun, Sister Marcelina? Parang wala naman tayong nakukuwang signal. Wala nga tayong makukuha kasi ano ba naman kayo eh? Palipat-lipat eh. Ang gugulo eh. Mag-concentrate. At saka pag ganito may hinahanap tayong hindi mahanap, ano ba ang kailangan natin? Aba? Oo nga, ano? Ano? Sa pagkakataong ito nga naman, mga sisters, ano ba ang kailangan natin gawin? Are you ready, sisters? Ready! A one, a two, a three! Ay, ay, ay! Yay, ay, 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 ay! Yay, ay, 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 ay! Yay, ay, ay, ay! Boom! Ano ba? Hoy! Ayun, mga aswang! Hello! Huwag ka muna na ayun, sister! Ayun, no, naririnig nyo? Mga aswang! Hello! Ano yung boses? Ano ba? Ano yung boses? Hello! Si Veronica! Kita? Hello? Parang may takip yung mukha niya. Hello? Ay, naku. Itong mga nakaraang araw, ay ginulat tayo ng tinatawag na Hello, Gabriel CD. Sa totoo lang natuwa din ako. Dahil sabihin na nating kahit papano ay unti-unti na rin lumalabas ang katotohanan. Katotohanan na magbibigay ng katarungan sa mga taong naapektuhan. Mga anak, ito ang sinasabi sa atin ng Panginoon sa ating gospel ngayon. Kung sakasakali man, ito yung panahon na pinili ng Diyos para lumabas yung katotohanan, sigurado akong matutuwa si Imang. Naku, hindi lang si Imang. Lalo na ako siguro. Nasaan na kaya kasi siya eh? Alam nyo, tingin ko, nasa parlor, nagpapaganda para sa kanyang pagbabalik. Alam mo, wala ka talagang bahid ng pagkaseryoso, no? Seryoso kami dito. Ay, alam mo kasi, Lorenzo, yung mga taong seryoso, sila yung madaling tumanda, nagkaka-wrinkles, mabilis, parang ganyan, eksakto, ganyan yung mga bisme, mga kulubot yung balat. Kaya ikaw na lang magseryoso para, tama, mas bagay kayo ni Imang. Talaga? Oo. Sigurado ka dyan? Oo. Sinabi mo yan, ha? Baka pagsisihan mo yan. Eh, ba't ko naman pagsisisihan yan? Eh, kung pwede nga lang pagkabalik na pagkabalik ni Imang, eh, magpakasalan sila itong si Bamboo. Para masolo kita. Ano yung pinagsasabi mo dyan? Sabi ko, magandang lalaki ka sana. Sayang, bingi ka lang. Tumahimik nga kayo. Oy, Pablo. Sigurado ka dyan, ha? Sa kanya na si Imang. Sinabi mo yan. Wala nang bawian. Ha? Sayong-sayo na. Talaga, sayong-sayo na rin siya. Pagdating niya, bonggang-bongga ng itsura ng anak niya. Wow! Oh. Okay, are you ready, Malok? Ready, Awesome. Are you ready? Si Karma! Ready! Bata, bata, paano ka ginawa? Bata, bata, paano ka ginawa? Si Veronica ay gusto mo mata. Si Veronica ay gusto mo mata. Ang sabi niya ay kung
Si Veronica ay gusto mo mata. Si Veronica ay gusto mo mata. Ang sabi niya ay Ama! Uno, dos, tres! Eh ano, bumata na ba ako? Patay kayo. Sabi ko lang ako eh. Oh, bumata na ba ang itsura ng anak ko? Uy! Batang bata! Magaling. Talagang maaasahan ko kayo, no? Oh, sige na, buksan nyo na. Gusto ko makita. Martin, wag na muna kasi medyo may kulang pa. Yes, sige. Buksan nyo na. Okay na yan. Gusto ko na makita. Bukas na lang, Martin. Medyo kasi nangangala yung kamay namin sa kakaano eh. Bukas mas maganda. Eh kung yung mga dibdib nyo kaya ang buksan ko, tapos huli ko yung mga bituka niya. Hi, Daddy! Bakit naging ganon kabata yung anak? Si Martin, ginawa naman namin lahat, kaya lang may depresyon ng pandinig, hindi niya nagustuhan. Kailangan niyong baguhin yung mukha ng anak ko. Alam niyo naman kung ano yung mukhang tinutukoy ko, hindi ba? Okay, kasi, ano kaya Martin, kung ano na lang, balik na lang natin sa dati. Yung edad niya, hindi niyo maitama, gusto niyo pa ibalik sa dati. Hindi niyo siya pwedeng ibalik sa dati. Galit ang tao sa kanya, at pag bumalik siya doon, makukulong siya. Pati lahat tayo madadamay! Ganun ba? Kailangan pala mawala talaga yung Veronica yan sa mundong hindi. Hindi, kukulong tayo. Oh, sige, kami na yung bahala sa susunod na tama na namin. Tama na yung itsura, pati edad. Siguraduhin nyo. Tignan mo nga naman, oh. Talagang ang kasamaan kahit kailan hindi nagtatagumpay. Nakita mo na, anak, kung ganong kasama ang iyong ama. Eh, ano ba ang gagawin nila? Ipasasaan ba't malalaman din natin ang plano nila? Oh, kamusta na nga pala sa mansyon? Kakagulo din ho. Pero alam niyo, sigit na ng lahat, natutuwa ako. Kasi meron ako napansin magandang pagbabago kay inay. Talaga? Hmm? Nagme-makeup na siya? Hindi ho. Tumatapang na siya. Ganun ba, anak? Ibig sabihin, kung tumatapang na siya, isa lang yan. Handa na siyang malaman ang katotohanan. Ano? Sasabihin niyo sa inay mo ang totoo? Sure ka ba dyan, Imang? Pumayag sina sisters? Eh, syempre, hati din yung pakiramdam nila. Parang gusto nila na hindi. Ewan ko ba sa kanila? Kung sa bagay, kung ako din naman ang mami mo, ayaw ko naman na ako ang huli sa makakaalam, no? I mean, biruin mo, kasama ko na pala ang anak ko, hindi ko pa alam. But dangerous din yun kasi. Siyempre, baka siya naman ang pag-inita ng tatay mo, no, Imang? Alam mo naman yon, war freak! O, ano ba ginagawa mo dito? Teka lang, halika. Mag-uusap nga tayo, magkalinawan nga tayo. Talaga bang wala kang nararamdaman o kahit ano para kay Bernadette? Alam mo, Pablo, ako tapat akong magmahal. At kung sinong mahal ko, siya lang lagi iniisip ko. Pero hindi mo pa rin sinasagot tanong ko. Alam mo naman eh, si Imang ang mahal ko. Kung sa bagay, yung appeal mo, pangkuba lang talaga eh. Pero pinagtataka ko, eh bakit dikit ng dikit sa'yo si Bernadette, ha? Kakatakot, no? Pangkuba na, pang maganda pa. Sister, ano yung sasabihin mo sa akin? Kwan po kasi, Father. Bakit? Ano ba yung problema? Eh, yung doktor, hindi ko pa nakukontak ulit. Hindi po. Father, kasi meron nga kami sanang problema kasi hindi naman Father, kasi ganito po yun, no? Actually, sila lang po ang namomroblema. Dahil nga po, nahihirapan silang aminin na buhay pa si Imang. Oo nga! Kasi si Imang at si Bernadette
ay isa! Ah! Tignan nyo! Father, yan. Ako, tama naman at napunta tayo dyan, ano? E ngayon, ipagpalagay natin, Father, na si Bernadette at si Imang ay isa nga, ano? Oh. Eh, naisip namin na ngayon na unti-unti naman ang lumilinaw ang pangalan ni Bernadette o ni Imang sa pagnanako ng corona, hindi po ba dapat sabihin na namin ang lahat ng ito sa nanay niyang si Lourdes? Ano po ba ang tingin niyo doon, Father? Oo nga po. Hindi ba dapat niya munang malaman na si Imang at si Bernadette ay iisa, di ba? Tama, bilang ina, dapat niyang malaman yun, hindi ba? Ayaw nga, Father, tama. Kasi wala pa na problema, Father, thank you, ha? Patapos? Sige naman, sister. Masyado yung sinasakyan niyang kapatid mo. Mahal na mahal yan, ha? Eh, dapat na talaga, patingin niyo sa doktor yan. Ay, apa, Father. Sino mo patingin sa doktor? Ikaw. Ako? Ah, hindi. Ako. Medyo tumataas kasi yung presyon ko, eh. Dapat kong magpa-check up. Father, ingat kayo. Father, ingat. Father, kumakain na naman. Salamat po. Tama! Tama! Alam niyo ba kung bakit ako tumatawa? Hindi. Mukha ko masaya, kaya ako masaya na rin. Tama. Kailangan nang mawala ni Veronica sa mundo. Eh, ayun naman pala. Ipatayin na natin! Gusto mo ipapatayin pa? Siyempre, hindi. Pag nagawa ko na itong binabala ko, siguradong ako na magpapatakbo sa buhay ng lahat. Mapapasakit ko. Veronica, may idea ka ba kung ano ang plano ng daddy mo? Wala. Pero sigurado ako, kung ano man yun, tatagumpay kami. At pag naayos na mukha ko, babawiin ko lahat ng nawala sa akin! Tito Lourdes? May problema ho ba? Kailan ba ako nawala ng problema? Ikaw, sa lahat ng mga ginagawa mong yan, hindi ka ba natatakot na balikan ka na ibang klaseng problema? Sa ngayon, ho, di ka naman iniisip yung sarili ko, eh. Dati, akala ko kapag nangyari sa akin, yung mga nangyayari sa akin ngayon, sasaya na ako. At magiging ligtas sa mga mahal ko sa buhay. Pero hindi din pala. Anong gusto mo sabihin? Sa maniwala kayo at sa hindi. Kayo na lang hontay lang kung bakit ako nandito. Gustong-gusto ko nang umalis. Tapusin ang pagkukunwari na sinasabi ninyo. Alam mo, kinakabahan ako sa'yo. Pwede ba diretsuhin mo na ako, Bernadette? Kano na ho ba kayo katapang? Kaya niyo bang ipaglaban ang buhay ninyo? Harapin ang panganib at ang asawa niyo.
Lahat gagawin ko. Makasama ko lang muli si Imang. Thank you.